Ang kalyo o kalyus ay sanhi ng paulit-ulit na pagkakapwersa ng bahagi ng ating balat. Ang balat ay tumutubo sa mga apektadong bahagi hanggang sa ito ay tumigas at unti-unting lumalabas ang umbok nito. Hindi masakit ang pagkakaroon ng kalyo at ito ay kadalasang nakikita sa sakong, palad, tuhod at daliri sa paa. Ilan sa mga karaniwang sanhi ng pagkakaroon ng kalyo ay dahil sa pagsusuot ng masisikip na sapatos, paglalakad ng nakapaa, paggamit ng mga instrument, at pagtatrabaho gamit ang kamay. Hindi na kinakailangan pa ng medikal na atensyon ang pagkakaroon ng makapal na balat at hindi ito dahilan upang humanap ng agarang lunas. Ngunit, kung nais mo talagang maalis ang iyong mga kalyo dahil hindi ka komportable, maaaring subukan ang mga natural at epektibong lunas sa inyong tahanan. Number 1. Baking soda. Ang baking soda ay isang natural exfoliant na epektibong pantanggal ng kalyo. Ang mga maliliit na crystal sa baking soda ay nakakatulong upang ma-exfoliate ang balat at mapalambot ang tumigas na parte. Paraan ng paggamit: maghalo ng 3 kutsarang baking soda sa isang planggana na may maligamgam na tubig. Ibabad ang paa sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos ay hugasan ang paa at kiskisin ang mga kalyo gamit ang pumice stone. Number 2. Lemon juice. Ang lemon juice ay isa sa mga mabisang remedyo na pantanggal ng kalyo sa paa. Ang citric acid nito ay mabisa sa pagpapalambot ng balat. Paraan ng paggamit: mag-slice ng lemon at ilagay ang hiniwang lemon sa parte ng paa na may kalyo. Itali ito gamit ang bandage o magsuot ng medyas at iwanan ito buong gabi. Number 3. Apple Cider Vinegar. Ang apple cider vinegar ay napakagandang remedyo sa anumang problema sa balat. Ito ay dahil may natural na antibacterial at antifungal na properties. Mabisa rin itong magpalambot ng balat dahil sa acidic nature nito. Nakakatulong din ito sa pagpapabilis ng healing process. Paraan ng paggamit: magbabad ng cotton ball sa apple cider vinegar. Itape ito sa inyong kalyo bago matulog at iwanan ng buong gabi. Sa umaga ay i-exfoliate ang balat gamit ang pumice stone. Mag-apply ng coconut oil o olive oil pagkatapos. Maaari itong gawin araw-araw hanggang ang kalyo ay mawala. Number 4. Langis. Ang oil ay ginagamit upang maging madulas ang ating balat. Ito ay makakatulong rin upang matanggal ang kalyo kapag ito ay kinuskos. Ibabad ang kalyo sa maligamgam na tubig na may 5 kutsaritang castor oil. Ito ay sapat na upang mapadulas at mapalambot ang matigas na balat at paghinhawain ang apektadong bahagi nito. Number 5. Tea tree oil. Ito ay antibacterial, antifungal at antiseptic na panglunas. Maglagay ng konting patak ng tea tree oil sa isang planggana na may maligamgam na tubig. Ibabad ang kalyo hanggang sa maramdaman ang paglambot nito. Huwag ibabad ang kalyo ng higit pa sa 15 minuto sapagkat ang tea tree oil ay sadyang matapang na maaaring ikasira ng balat kung matagal na nakababad. Number 6. Epsom salt. Ang Epsom salt ay mabibili sa mga butika. Ito ang pinakamadaling paraan upang matanggal ang mga kalyo sa paa. Nakakatulong itong palambutin ang kalyo upang ito ay mas madaling matanggal at maiwasan ang impeksyon. Paraan ng paggamit: sa isang planggan ng maligamgam na tubig,
maglagay ng isang dakot na Epsom salt at haluin ng mabuti. Ibabad ang paa sa loob ng 10 minuto gamit ang pumice stone, scrub ang kalyo, patuyuin at lagyan ng lotion. Number 7, warm water at pumice stone. Ang warm water o maligamgam na tubig ay nakakatulong upang ma-maintain ang kalusugan ng paa. Ito naman ang pinaka-safe na paraan upang matanggal ang mga kalyo dahil wala itong halo na kahit ano. Paraan ng paggamit, ibabad ang paa sa maligamgam na tubig sa loob ng 15 minuto. Ang tubig ay makakatulong upang palambutin ang mga nanigas na kalyo. Matapos lumambot ang balat ay pwede na itong kiskisin gamit ang pumice stone. Narito naman ang karagdagang tips na makakatulong upang mapangalagaan ng tama ang ating mga paa at makaiwas sa pagkakaroon ng kalyo. Pumili ng angkop na sapatos. Ang pagbili at pagsusuot ng angkop na sapatos ay nakakatulong upang maiwasan ang kalyo na tumutubo sa ating paa. Tulad na lamang ng pagbili ng sapatos na talagang maginhawa at kahugis ng iyong paa. Panatilihing tuyo ang mga paa. Ang medyas ay mahalaga rin tulad ng sapatos upang mapanatiling ligtas sa kalyo ang mga paa. Ang cotton na medyas o gawa sa natural fiber ay ang pinakamagandang klase na dapat gamitin upang mapanatiling tuyo ang paa sa loob ng sapatos. Ito ay mahalaga rin kung gagawa ng mga physical na aktibidad na maaaring ikapawis ng husto kaysa sa karaniwan. Siguraduhin na tuyo ang sapatos bago suotin ulit. Huwag magsuot ng basang sapatos. Hanggat maaari, iwasan din ang pagsusuot ng medyas na ginamit na ng 2 araw. Lalo na kung ito ay nabasa o napawisan. Kung nabasa ang medyas, ay magpalit kaagad sa lalong madaling panahon. Kailan dapat pumunta sa doktor? Kung ikaw ay mayroong kalyo na nagiging dahilan ng matinding sakit o pamamaga, ay kailangan na ang magpakonsulta sa doktor upang malaman kung ano ang nararapat na aksyon para dito. Ang doktor ay may sapat na posibilidad at kagamitan upang matanggal ang sobrang balat mula sa kalyo na hindi dapat tinatanggal sa tahanan lamang. Ang doktor ay nagbibigay rin ng mukhahi o nagbibigay ng reseta na antibiotic ointment upang gamitin sa kalyo kung ito ay infected na o kung may posibilidad na ito ay nakakahawa. At sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. I-hit nyo na din ang notification bell para sa mas marami pa nating kaalaman. So thank you for watching. Bye!